Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang Espiritu nga ang bumubuhay. Sa laman ay walang anumang pinakikinabang. Ang mga salitang sinalita ko sa inyo ay pawang Espiritu at pawang buhay. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa, para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. At narito, ipadadala ko sa inyo ang pangako ng aking Ama, datapwat magsipanatili kayo sa bayan, hanggang sa kayo'y masangkapan ng kapangyarihang galing sa itaas. Datapwat ang mga aliw sa makatwid bagay ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa aking pangalan. Siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalaala ng lahat na sa inyo'y aking sinabi. Datapwat pagparito ng mga aliw na aking susuguin sa inyo mula sa Ama, sa makatwid bagay ang Espiritu ng Katotohanan na nagbubuhat sa Ama ay siyang magpapatotoo sa akin, at kayo naman ay magpapatotoo sapagkat kayo'y nangakasama ko buhat pa ng una. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At nang dumating nga ang araw ng Pentecostes, silang lahat ay nangagkakatipon sa isang dako. At biglang dumating mula sa langit ang isang ugong na gaya ng sa isang humahagibis na hanging malakas, at pinuno ang buong bahay na kanilang kinauupuan. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At sa kanila'y may napakitang mga dilang kawangis ng apoy na nagkakabahabahagi at dumapo sa bawat isa sa kanila. At silang lahat ay nangapuspos ng Espiritu Santo at nangagpasimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkakaloob ng Espiritu na kanilang salitain. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. May mga nagsisitahan nga sa Jerusalem ng mga Hudyo, mga lalaking relihiyoso na buhat sa bawat bansa sa ilalim ng langit. At nang marinig ang ugong na ito, ay nangagkatipon ang karamihan at nangamaang, sapagkat sa kanila'y narinig ng bawat isa na sinasalita ang kanyang sariling wika. At silang lahat ay nangagtaka at nagsipanggilalas, na nangagsasabi, "Narito, hindi baga mga Galileyong lahat ang mga nagsisipagsalitang ito?" Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At bakit nga naririnig ng bawat isa sa atin ang ating sariling wikang kinamulatan?
mga Kretense at mga Arabe, ay nangaririnig nating nagsisipagsalita sila sa ating mga wika ng mga makapangyarihang gawa ng Diyos, at silang lahat ay nangagtaka at nangalito, na sinasabi ng isa sa isa, anong kahulugan nito? Datapwat ang mga iba'y nangaglilibak na nangagsabi, sila'y puno ng bagong alak. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Datapwat pagtindig ni Pedro na kasama ang 11, ay itinaas ang kanyang tinig, at sa kanila'y nagsaysay na sinasabing, kayong mga lalaking taga Judea, at kayong lahat na nangananahan sa Jerusalem, mga alaman nawa ninyong lahat ito, at inyong pakinggan ang aking mga salita, sapagkat ang mga ito'y hindi mga lasing na gaya ng inyong inaakala, datapwat ito'y yaong sinalita na sa pamamagitan ng propeta Joel, at mangyayari sa mga huling araw, sabi ng Diyos, na ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng laman, at ang inyong mga anak na lalaki at babae ay manganghuhula, at ang inyong mga binata ay mga kakakita ng mga pangitain, ang inyong mga matatanda ay magsisipanaginip ng mga panaginip. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Kayong mga lalaking taga-Israel, pakinggan ninyo ang mga salitang ito. Si Jesus na taga-Nazaret, lalaking pinatunayan ng Diyos sa inyo sa pamamagitan ng mga gawang makapangyarihan at mga kababalaghan at mga tanda na ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya sa gitna ninyo, gaya rin ng nalalaman ninyo. Siya na ibinigay sa takdang pasya at paunang kaalaman ng Diyos. Kayo sa pamamagitan ng mga kamay ng mga tampalasan ay inyong ipinako sa krus at pinatay. Ang Jesus na ito'y binuhay na mag-uli ng Diyos, at tungkol dito'y mga saksi kaming lahat. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Palibhasa ng pinarangal ng kanang kamay ng Diyos, at tinanggap na sa Ama ang pangako ng Espiritu Santo, ay ibinuhos niya ito, na inyong nakikita at naririnig. Pakatalastasin nga ng buong angkan ni Israel, na ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo, itong si Jesus na inyong ipinako sa krus. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Nang marinig nga nila ito, ay nangasaktan ang kanilang puso, at sinabi kay Pedro at sa ibang mga apostol, mga kapatid, anong gagawin namin? At sinabi sa kanila ni Pedro, mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan, at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos,
ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Yaon ngang nagsitanggap ng kanyang salita, ay nangabautismohan, at nangaparagdag sa kanila ng araw na yaon ay may 3,000 kaluluwa. At sila'y nagsipanatiling matibay sa turo ng mga apostol at sa pagsasama-sama, sa pagpuputol-putol ng tinapay at sa mga pananalangin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparaanan sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen.